Hi guys, good evening. Ang ating content for today is ang paggawa ng isa sa mga projects namin sa mga laboratory class namin. So, ito makikita niyo kung paano gumawa ng circuit. Although DIY naman 'to, so hindi siya ganoon kahirap, no. Isasalpak mo lang lahat ng components, tapos solder mo and hopefully gumana kasi unang try ko. Ayun, ito siya. So, bumili pa ako ng isa kasi hindi ko napagana to, which is dahil lata nasira ko yung IC niya. Pero, ayun, samahan niyo ako and hopefully mapagana na natin itong isa. Ayan, so yan yung laman ng ating biniling DIY kit. So, bali pala itong DIY kit na to is LED clock. So, ayan, tingnan niyo yung picture, yan yung magiging itsura niya dapat or ganito. Actually, ito, tama na ito eh. Nagkamali lang ako ng, siguro nasira lang IC niya, kaya hindi ko siya mapagana. Hindi lumalabas yung mga numbers, but, ayun, umiilaw itong mga LED. Pero mamaya, hopefully, makita nyo yung, talagang dapat na maging outcome niya. Ayan, so, ikakabit mo yung mga items na ganito, dyan, solder mo ng maayos, and, dapat gagana siya. So, before tayo mag-umpisa, isa-isayin muna natin yung mga components, i-check natin kung kompleto. Ito, so, ito yung IC natin, tsaka yung IC holder natin. Ayan. Ito yung sa pang-battery naman. So, apat na yung LED natin. Mga transistors natin dapat pito. Ayan. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, complete yung transistors natin. Next, yung mga capacitors dapat apat. Ayan. Capacitors. Ito, tatlong diodes. Mga resistors natin. Magkakaibang value yan. So, kailangan tingnan nyo yung schematic nyo para malaman nyo kung alin doon yung ikakagod. Tapos, ito. Hindi ko sure kung anong tawag dito, pero oscillator ata ito. Na nung sinerge ko yun yung lumabas. Then yung ating battery connector natin. So dito natin iipit yung mga wire ng battery para magkaroon ng power supply yung ating circuit. And ito yung ating mga display para sa ating clock. So I think kompleto naman yung ating components. So para na din mapakita sa inyo, ito yung schematic diagram niya. Then meron ito yung dapat na maging itsura niya. Oops. Ito, check ko nga lang, pero ito yung list of components dapat na meron kasama dun sa ating circuit. So, ayun, wag na natin patagalin. Ipisa na natin itong PCB natin. So, advisable na wag nyong pagsabay-sabayin ikabit lahat ng components kasi pagka sabay-sabay, lahat ng mga paa niya or yung mga legs ng component, nakaangat silang lahat dito, which magpapahirap sa'yo pagka nagsusolder ka. So, mas maganda, isa-isayin mo na lang, then putulin mo yung legs para mas malinis. So, tara! Ayan, so after natin ng halos isang oras na pagsusolder, ayan, try natin kung gagana ba. So, I hopefully gumana na. Yun! Gumana na mga kaibigan. So, dati kasi ang problema ko dyan, itong mga LED lang na ilaw, tapos itong mga to, ayaw umilaw. And ayan, so nakita naman natin na gumagana siya ngayon. So, tapos na natin itong circuit natin. Ganyan yung magiging itsura na LED clock. And for now, yan yung project namin sa isa naming lab subject. So, ayun, sinama ko lang kayo sa paggawa ng isang circuit para meron din kayong insight
sa mga ginagawa namin as avionics technology and mga activities namin sa aming pag-aaral. So, ayan.